pa OOTD ko, guys. Balot na balot. Ako, guys, sobrang lamig dito sa taas namin. Sa labas nga, maaraw. Pero dito sa loob ng bahay, dito sa tuktok ko, na may bubong, ang simoy ng hangin, nanunukot sa mga balat natin. Di kagagaling ko lang sa sakit. So, kailangan huwag tayong magpalamig or magpahamog sa ating likod o yung buong katawan natin. Kailangan hindi malalapatan ng sobrang lamig kasi babalik yung sakit natin. O, di ba? Nakita nyo naman, ang dami-dami nagkakasakit ngayon. No? Wala na ng paracetamol. Dito lang sa amin, guys, ang dami-dami-dami nagkakasakit. Sobra talaga itong January na to. Grabe talaga. Maliban doon sa surge, itong mga trangkaso na ito, yung mga sipon at ubo, talagang naglipa na. Dahil sa hangin, dala ng hangin yung mga virus, kaya palipat-lipat kung saan-saan lugar. So, ingat-ingat tayo, guys, ha. Ngayon, ang ating ganap ay titingnan ko yung aking mga collection ng Hoya, guys. Di ba namili ako ng maraming Hoya noong December? Check natin kung ilan na sila ngayon, kung lumaki na ba. Dahil, promise, gustong-gusto ko talaga yung mga Hoya. Ang dami kong Hoya noon, pero mas marami itong nabili ko ngayon kasi natuntun ko na yung bilihan ng mga Hoya na medyo mura lang. So, nagkakaroon ako ng collection. At saka masarap mag-collection ng mga Hoyas kasi trailing lang sila pataas. Hindi katulad nung mga philodendrons at saka monstera na gumaganon. Diba? Kumukuha siya ng space. Itong mga Hoyas na to, maganda dito sa katulad po na maliit lang ang space kasi trailing sila pataas or pababa. Hindi sila yung nag-occupy ng malaking space. So, tingnan natin, guys, kung ilan na itong mga Hoya ko na ano na naiipon ko, guys, and counting pa yan. Magdadagdagan pa yan. Check na natin. Unahin natin si Bortoni, guys. Ayan. Nung binili ko to, sabi ko medyo hindi okay. Sabi niya, hindi okay na yan. Pero tinan mo hanggang ngayon, hindi pa rin siya masyadong lalaki. Pero maganda itong Hoya na to. Si Bortoni. Ayan. Hindi siya nalaki. Halos sabay-sabay lang silang binili. Tapos, itong isa naman, si Vitellinoids. Ito maganda. Ayan. Nung binili ko yan, kasing liit lang yan dito, mga to. Pero ngayon, ang bilis niyang lumaki. Ayan o. Tignan mo yung leaves niya. Iba rin yung kanyang design ng kanyang veins. O. Ayan. Si Vitellinoids ay 300. Yeah, 300 siya. So, itong isa naman, Hainanensis. Tahawig siya ni Vitellinoids ng itsura. Pero magkaiba yung kanilang veins. Tignan mo, o. Ayan, o. Iba din. Ito iba, may maliliit. Ito wala siya, dire-diretso lang. So, pareha silang mabilis lumago. Itong isa, si Akota Albo. Yan. Malaki na rin siya, maliit pa ito nung binili ko. Yan. 350 nga lang siya. Pero pwede na. Ang ganda nito, ang ganda rin ng bulaklak nito. Pinili ko talaga yung mga gandang mga bulaklak. At itong isa naman, hindi ko makuha yung kanyang pangalan na waglet. Hindi ko alam kung ano ito, pero parang kahawig lang siya ni Albo Akota. Yan, another set, guys. Ito si Viola. Ayan. Ayan. Iba rin ang kanyang dahon. Ayan o. Malaki na siya. Mabilis siyang lumaki. Ayan. Yan si Viola. Maganda rin ang bulaklak nito. Basta lahat ng mga binibili ko, maganda yung mga bulaklak nila. Ito namang isa, si Carnosa Red. Ayan. Ayan, si Carnosa. Ayan. Maganda rin ang bulaklak nito. Itong isa, sino to? Si Marbini. Ayan. Si Marbini, ang bilis niyang lumaki, oh. Ayan. See? Iba rin yung kanyang dahon. Malambot ang dahon nito. Hindi siya katulad ng ibang mga Hoya na matitigas. Siya medyo soft ng konti. Pero makapal pa rin. Itong isa naman, si Australis. Si Australis. Ang bilis niyang lumaki. Ayan, ang laki niya na, oh. Ayan. Si Australis. Malaki na rin siya. At itong pang 10, ayan, si Crinkle 8. Look. Ang tagal niyang lumaki. Ang tagal lumaki ni Crinkle 8, pero ano naman siya, palusog naman siya, oh. Ayan, oh.
Pero malaki, matagal lang siguro talaga siyang lumaki. So yan ang aking pang 10. Okay, set number 3 naman tayo guys. Siya nga pala, yung set number 2, lahat yun 200 pesos ang isa noon. Ngayon dito naman tayo sa set number 3. Ito si ano, si SP Biak ay 300 siya. Ayan o. Medyo mahal siya ng konti. At matagal din siyang lumaki o. Slow grower siya. Pero ang ganda ng dahon nito. Ayan o. Makapal siya na medyo may bilog siya ng konti. Basta iba rin yung form ng kanyang mga veins. Tapos, next naman is si ano to? Aurantiaca? Ano to? Hindi ko ito mabasa. Ayan ko ba? Auran... I don't know. Basta, auran. Basta, yan. Ayan. Malaki na rin siya. Ang bilis din yung lumaki. Ayan. Iba rin yung kanyang iba rin yung veins niya. Ayan. Iba rin ang forma ng kanyang veins. Ito namang si Gamal. Alam ko itong si Gamal hindi sa atin to. From, ano yata ito, Indonesia. Ayan. Ayan. Nasa 200 pesos lang din siya. At itong isa naman ay si Pachiclada. Ang bilis lumaki ni Pachiclada. Ayan o. Dalawang dahon lang yan nung nabili ko. Pero ngayon, ayan. Ang laki niya na. Pachiclada is may pagka-soft yung kanyang dahon na makapal. Ayan o. At may pagka, may variegated siya sa mga edges niya. Ayan o, yellow. Pero ang bilis niyang lumaki. Ayan. At yung si Eskimo naman, kaya ko siya binili. Ang ganda ng dahon niya. Ganito lang yung dahon niya. Cute na parang may mga stain. At ayan o, nag-stress siya. Pumula yung dahon, yung dulong ng dahon niya. Ayan. Ito yun ang aking set number 3 ng Hoya. So, fourth set na tayo. Ito si Croniana. Ayan. Si Croniana, ito o. Kahawig siya ni Eskimo Splash. Kasi meron din siyang parang splash ng konti. Pero magkaiba lang yung dahon niya. Pahaba siya. Pero yung si Eskimo Splash, pabilog lang. So, ito si Croniana. Ayan. Mabilis to siyang lumaki. Ayan. Cute ng dahon nito. Ayan. Next naman ay si ayan, Marvini. Dalawang dahon lang siya, pero lumaki na at meron ng ugat na lumabas. Pero, palaki na siya ng palaki. Yun pa rin ang dahon niya. Hindi katulad ng iba na malakas siyang lumago. Katulad nito, si Mendorenses. Ayan, ito yung Hoya natin. Ang bilis talang lumago. Ayan. Maganda rin ang bulaklak nito. Basta lahat yan, pinili ko magaganda ang mga bulaklak. At ito naman si Caudata. Oh my God. Si Caudata is mahirap i-please. Look. Ang tagal niyang lumaki, oh. Pero ang ganda nito. Ayan, oh. Ang ganda nitong Hoya na to. Ayan. Parang rare yata siya. Pero ang hirap naman yung lumaki. Medyo mahal yata siya ng konti. Kasi kadalasan nasa mga 200 lang. At itong si Pink Silver. Si Pink Silver ay isa rin. Ayan. Pubic Calyx. Pink Silver. Okay. Ayan. Yan ang aking set number 3. Ito na tayo sa last set ng aking mga huling nabiling Hoya, guys. Ayan. Itong isa is si Sunrise. Ayan. Ibang klase rin ang kanyang dahon. At ayan o. Nag-stress siya. Pumupula siya ng konti. Yung kanyang mga edges pumupula. Ayan. See? At saka parang siyang may mga ano to? Mga white stain na maliliit. Ayan. Ang ganda rin nito, guys. Nakita ko yung bulaklak niyan. Ayan. At itong isa naman, ayan, si Carnosa Shocking Pink. Carnosa Shocking Pink. Ayan. Ayan. Meron siyang mga dot-dot na white dots. Oh. Ang bilis din yung lumaki. Ayan. See? Mabilis silang lumaki. At itong isa naman, ako, si El Mary. Ayan. This is El Mary. Ito talaga guys, ang ganda ng bulaklak nito. Ang laki ng bulaklak. Tapos may white ba yun? O red? Halo? Ayan o. Ayan, nag-stress siya. Pati yung kanyang mga stem, ang ganda. Ayan, ang laki niya na. Ayan, lumaki na siya. Pabilis din siyang lumaki. Ayan. Ang galing ng mga Hoya nila. At saka ito si Microphylla Variegated. Ayan, yung kanyang dahon. Ayan, namumula na siya. Oh, ayan, tumaas na siya. Oh. Ayan. Matigas na matigas yung kanyang dahon at
tingnan mo yung kanyang mga veins, iba rin ang design ng kanyang veins. Ayan o. Ayan. Iba din. At itong isa naman, yan, si Erythrostema. Ang ganda rin ng bulaklak nito. Nakita ko sa ginugel ko. Ayan o, may mga stains yung mga maliliit. At lumaki na rin siya. Mabibilis silang lumaki. Ilan-ilan lang yung mga hindi gaanong lumalaki. At karamihan sa kanila is 200 pesos lang ang kanilang mga hoya. Ayan. At mabilis naman silang palakihin. Mabilis silang palaguin. Ayan. At mayroon pa pala akong isang nabili sa kanila. Ayan. Medyo nurse plant. Ayan. Malago na siya. See, maganda. Ayan yung aking mga bagong hoya, guys. So, all in all, nakakolek ako nung December ng 25 na hoya. Okay? Ito naman ang aking mga lumang hoya. Hoya carrii, sweetheart, variegated. Ayan, nakabenta na ako nito, nakapag-propagate na rin ako nito. Dalawa yung pinropagate ko, pero yung isa namatay. Ayan. Ito yung isang pinropagate ko. Kasi, diba, nagre-revert na halos. So pinropagate ko, ayan oh. Tingnan mo, nagigreen tong isa to. Kita nga muna. Kailangan maarawan to eh. Ayan. At itong isa naman na to, si Hoya Silata. Ito yung 2019 ko na mga binili noon, na may mga hoya ko mga pinagbibili noon. Ayan. Ngayon lang siya namulaklak. Dati 2 years siya halos hindi nang bulaklak, pero nung nagbulaklak naman siya, sunod-sunod naman. At itong bulaklak na ito, ito yung bumabango sa gabi. Promise guys, ang bango-bango talaga niya. Ito rin, ito yung lumang hoya ko, si Hoya Botanica. Mayroon doon sa ibaba na madalas siyang magbulaklak hanggang ngayon. Pakita ko sa inyo mamaya. Ito yung mga cuttings na pinagkakat ko sa kanya. At ito yung pang 27 ko na hoya. Yan. Hoya Carnosa Crimson Queen. You see, oh, ang ganda ng kanyang variegation. Tinan mo. Oh, ang ganda-ganda talaga. Ito yung anak. Ito yung mother plant. Ayan, oh. Kawawa naman. Baka may problema na sa loob to. Kailangan ma-check ko na siya. Yan. Tatlo yan sila. Meron pa isa sa baba. Malusog na malusog din yung sa ibaba. Pero mas maganda ito, oh. Kasi yung morning sana nang kuhaan niya. Hiyang sa kanya. Ganun yun. And dito sa ibaba, guys, mayroon pa rin ako dito mga hoya. Ito yung anak na nung silata doon sa taas na namumulaklak. Ayan, nilagay ko siya sa, ayan. Pinapatrail ko siya dito. Ayan. Anak na siya pero hindi pa siya na-bloom. Matagal talaga mag-bloom si silata. At ito naman, si Chimiai. Ayan. Malaki na rin siya dito. 2019 ko to na-acquire lahat mga halaman na ito, mga hoya na to. Ayan. Malago na siya pero hindi pa siya nag-bloom. Ito si Chimiai. So, wala pa siyang balak mag-bloom. Okay. Itong isa naman, si Dilobata. Dati ang lago-lago nito, pero maselan pala siya. So, namatay yung pinaka-puno niya. Meron akong dalawang pinipropagate. Ito lang yung nabuhay. At ito pa yung aking isang crimson queen. Pero mas maganda yung nasa itaas. Ayan. 2020 po na-acquire itong mga ito. At ito naman si Hindu rope. Yan. Kompakta. Palaki na siya ng palaki, pero slow grower talaga siya. Ang mahirap yung palakihin, kaya ingat tayo sa pag-aalaga nito. At ito pa yung aking isang crimson queen. Ang lusog niya rin dito, oh. Yan, pero lumalabas na yung kanyang mga variegation, oh. Ayun na. Ang taba niya dito sa ibaba, so ibig sabihin, mas gusto niya rito. Yan. Marami akong propagate ng crimson queen. At itong isa naman na to, ayan o, si Archdojana. Napakabagal din niyang lumaki. Ayan o, ang ganda ng kanyang damon, guys, napakaba. Para siyang belite na maliit, di ba? Ayan si Hoya Archdojana. 2019 ko rin ito na-acquire. Hindi pa siya namulaklak at saka medyo maselan siya. Ngayon lang siya lumago ng ganito.
at na-stress siya. Kaya ganito yung kanyang kulay. Dito tayo guys kasi sobrang ingay doon. Masyadong maingay. Saan ko ba ito ilagay? Ito. Ayan, ito siya. Ayan. Stress na stress siya kasi nga sagap na sagap niya yung morning sun hanggang gold. Hindi lang morning sun hanggang gold. So ito yung kulay niya sa Botanica. At ang dami-dami ng mga ilang beses na siyang namumulaklak. Yung pinag-ano ng bulaklak niya, huwag natin siyang tanggalin kasi namumulaklak ulit yan. Diyan pa rin siya namumulaklak. So ilang beses na po namumulaklak. Ayan. Ito yung pinaka-mother plant talaga siya. Marami ako doon mga Botanica na nakalagay sa semi-hydro at saka sa lupa. Mayroon ako doon mga apat pa yung natira. Yung iba na benta na. Hindi siya maselan i-propagate niya. Papadali niyang i-propagate. So ngayon ito ang ganda ng kulay niya. Crush na crush ko talaga yung kulay niya. Ito si Botanica. At ito pinaka-last ko guys. Ayan o. Ayan. Si lipstick vine. Ayan. Isa siyang Hoya. Ayan. Ang haba niya na. Ayan. Nakabenta na ako ng isang beses dito at hindi ko na binenta ulit kasi gusto ko magkaroon ng marami dito dahil napakaganda ng bulaklak nito guys. Kumpul-kumpul talaga sila. Red ang kulay ng bulaklak nito at ang ganda-ganda. So, ayan. Ito yung pinaka-last ko. So far naman, so good. Kailangan lang siguro palakihan ng pot kasi puro ugat na yung kanyang ilalim. Ayan, kaya nag-yellowish na siya. Ayan. So, ayun na nga guys. Naka 35 varieties na ako ngayon. Dapat nga yan nasa mga 40 na yan. Kaso lang yung ibang una kong mga Hoya, nung 2019 ko binili, namatay yung iba. At meron ako isang pinanghihinayang talaga na namatay. Yung si Gelatis ko, napakaganda nung kulay nung nag-stress siya. Bigla ba naman siyang namatay nung mag-summer na. So hindi ko siya naagapan. At ngayon wala akong mabili kahit nahanap ako ng hanap. Wala akong mabili dun sa Hoya. Napakaganda niya. So masarap mag-alaga ng Hoya guys. So that's it for today guys. At maraming salamat sa pakinig, sa panonood at sa oras. And thank you very much sa mga nag-subscribe sa akin. And please subscribe, like and comments. And please bell all. Mag-Hoya na tayo guys. Napakasarap ng alagaan. Bye!